welcome back again to my channel, mga kamartilyo. Andito naman tayo sa ating channel, Martilyo Lagari. Kaya mga kamartilyo, andito ngayon sa ating channel kasi mayroon tayong ipapakita kung paano mag-varnish ng polyurethane. Ngayon mga kamartilyo, ang i-discuss ko sa inyo kung paano mag-apply ng ating polyurethane. Unang-una mga kamartilyo, ang ating gagawin, lihain muna natin yung ating babarnisan, kung ano yung babarnisan natin. Ngayon mga kamartilyo, yung titirahin ko itong upuan, saka may isang table pa yung mga kamartilyo, bali tatlong upuan at saka isang table. Ngayon mga kamartilyo, niliha ko yan, tinanggal ko yung unang barnis bago natin applyan ng sanding sealer. Ngayon mga kamartilyo, ito yung gagawin natin. Una ating apply itong sanding sealer, yan mga kamartilyo, bali tatlong patong yan mga kamartilyo yung sanding sealer. Yan. Yan yung una natin ipapahid bago natin patungan ng polyurethane. Bali tatlong patong mga kamartilyo. Unang patong, yan, isa. Unang patong lihain, pakatuyo. Tapos pangatlo, ganun din. Lilihain natin mga kamartilyo bago natin patungan ulit. Ngayon mga kamartilyo, yung sanding sealer, lalagyan natin siya ng bali lacquer thinner. Mga 10% o 15% kung gaano karami yung ating sanding sealer mga kamartilyo, ganun ang ilalagay natin sa ating lacquer thinner. Ngayon mga kamartilyo, haluan din natin ang lacquer plug. Ganun din mga kamartilyo, ganun din karami sa ating lacquer thinner. Bali ngayon mga kamartilyo, itong polyurethane, yan ganyan. Bali tatlong patong din to. Bali, Hudson mga kamartilyo, yung brand ng ating polyurethane, yan. Ayan mga kamartilyo, yan. Polyurethane. Kung ano yung ginawa natin mga kamartilyo sa ating sanding sealer, ganun din ang pag-apply ng polyurethane. Bali, pwede nyo haluan ng lacquer thinner o kahit hindi na para medyo matibay yung kapit. Ayan mga kamartilyo, yung kanyang katalis. Kailangan magpartner siya mga kamartilyo. Kailangan dalawa siya magpapares. Hindi siya titigas mga kamartilyo kung wala siyang katalis. Ngayon mga kamartilyo, magpapahid na tayo ng ating sanding sealer. Ang una nating apply mga kamartilyo, ganito. Bali, sanding sealer mga kamartilyo, ganyan. Slow mo lang yung video natin mga kamartilyo para makita nyo kung paano ipahid yung ating sanding sealer. Una mga kamartilyo, pag nagpahid kayo ng sanding sealer, kung saan yung haspin ng kahoy, iayon nyo mga kamartilyo, huwag ibalagbag ang pagpahid para buhay na buhay yung ating haspin ng ating kahoy, yung grano ng ating kahoy. Ganyan mga kamartilyo, dapat nakaayon siya, huwag ibalagbag para buhay na buhay yung ating haspin ng kahoy. Ayan, ganyan lang mga kamartilyo. Halimbawa, ganyan mga kamartilyo, may tumulo, ayan, kailangan nyo punasan ng brush para hindi siya manigas, hindi siya mamumuo kasi makikita yan sa ating tapot. Kasi pag natigas na yan, hindi na siya mawala. Kailangan mga kamartilyo, tanggalin nyo yung mga tulo-tulo sa ating brush kasi minsan hindi maiwasan, may tumulo. Kailangan tanggalin nyo yan para hindi siya magbabakat dun sa ating tapkot. Ganyan lang mga kamartilyo ang pagpahid ng ating sanding sealer. Kasi sanding sealer yung ating first coating. Ganyan mga kamartilyo. Bali, paayon lagi sa ating kahoy. Kung saan yung haspin ng kahoy, papunta dun yung ating pagpahid ng brush. Ngayon mga kamartilyo, halimbawa kung mayroong medyo lumuluha doon sa ating pinahid, pwede nating balikan yan mga kamartilyo. Yan. Babalikan natin yung ating ano. Kagaya nito mga kamartilyo, yan. Medyo may lumuha yan. Babalikan natin yan. Pero yung pagbalik natin mga kamartilyo, pahapiyaw lang yung brush natin para hindi gumuhit doon sa ating varnish kasi medyo tuyo na yan. Kaya medyo magaan yung kamay natin sa pagbabarnish. Ngayon mga kamartilyo, tapos na tayo sa ating sanding sealer. Ngayon mga kamartilyo, magpo-polyurethane na tayo. Magtatapkot na tayo mga kamartilyo. Itong tapkot natin mga kamartilyo, yan, polyurethane na yan. Yan yung pampakintab mga kamartilyo, yung ating tapkot. Medyo makintab na yan mga kamartilyo. Pwede din nyo haluan ng ano. Pero pag-spray mga kamartilyo, pwede nyo haluan ng
May ano siya, may panghalo talaga dyan mga Martilyo, yung urethane, pero wala tayong nabiling urethane. Pwede din yung lacquer thinner mga Martilyo, ihalo at saka lacquer pro. Pero ako mga Martilyo, kasi brush yung ginamit ko, hindi ko na siya hinaloan. Ngayon mga Martilyo, yung ating ano, finish, tapos na natin pahiran. Medyo niras ko lang yung video natin para may discuss ko lang kung paano mag-apply ng ating polyurethane. Ayan mga Martilyo, na tapos ko na. Ayan na yung finish. Medyo masilaw lang yung araw, kaya hindi mo makita masyado yung kintab ng ating polyurethane. Kasi medyo nasisinagan siya ng araw mga Martilyo, kaya nagbabackfire yung silaw ng araw. Kaya ngayon, hindi natin makuha sa video ng maayos na makintab. Pero sa personal mga Martilyo, makintab na makintab siya. Andyan, yan yung kinalabasan doon sa ating varnish mga Martilyo. Ayan mga Martilyo, may bali tatlong upuan to at saka isang table na kasi ano to mga Martilyo, nasa tiris. Ay, yung pinakabalkunahin nila. Yan. Yan yung binarnisan natin mga Martilyo. Hindi ko na pinakita lahat. Niras ko na lang yung video natin pero kailangan may discuss ko kung paano mag-apply ng ating polyurethane. Ngayon mga Martilyo, ayan. Pinakita ko lang ito mga Martilyo at tinuro ko kung paano mag-apply o magsimula o matapos yung ating pagbabarnis ng ating polyurethane. Ayan mga Martilyo, yan o. Kaso lang nasisinaga ng araw, hindi nyo makikita masyado yung ating kintab ng ating polyurethane. Ayan. Kaya ang mga Martilyo dun sa mga baguhan, mag-subscribe na kayo sa ating channel at pindutin na rin yung notification bell para updated kayo sa mga ina-upload nating mga video. Ayan mga Martilyo, hanggang dito na lang yung ating video at maraming maraming salamat dun sa patuloy na nagsuporta sa ating channel. Maraming maraming salamat ulit dun sa mga nag-subscribe sa ating channel. Hanggang dito na lang yung ating video at maraming maraming salamat sa inyong lahat na walang sawa na nagsuporta sa ating channel. At andito din ako, hindi ako magsasawa, magtuturo sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.